Hello sa inyo guys and welcome po sa panibagong episode ng channel natin at meron tayong i-unbox na product. So, kararating lang nito kanina. Excited kami. 3 days ata kami hindi nakapag-upload. So, medyo naging busy. So, ngayon, buksan na natin to para ma-share namin sa inyo kung ano itong item na to. So, ayun po. Hindi ko masyado sinisira yung plastic eh. Kasi napakinabangan pa natin ito at lagyan ng basura. So yung box niya, hindi siya naka bubble wrap or nakabalot ng tape. Parang nilagay lang sa plastic. Tapos yun ah. Yeah. Ganyan lang yung pagkaka-package nila. Yeah. So guys, makikita nyo, toys yung binili namin. Dahil lumalaki na si Bebe. So, naghahanap siya ng ibang toys na mapaglaruan. Before kasi, bumili kami ng mga toy car. So ngayon, mas gawin natin siyang educational. Kasi itong mga letters to. Yan. Kasi mahilig siya magpatong-patong ng mga toy. So, why not na mga educational katulad ng ABCD. So, tingnan natin. Kasi ito, tingnan natin yung kompleto siya. Makikita nyo, parang kasi mahilig siya mag-ganyan ba? Magpatas. So, yan. Ganyan ang gagawin niya. Kasi yun ang na-observe namin sa kanya. So, bago nyo ito ibigay o ipalaro sa kanya, make sure malinis or ma-sterilize. Hindi naman ma-sterilize, yung parang mapunasan ng wipes. Alisin natin muna yung alat para makita nyo yung product na kinuha natin. Yan. Yung mga letter yan. So, para ma-familiarize yung bata. Tsaka may mga, bukod sa letter, meron din kami binili ng mga shape. Ayan, may mga shape dyan. Makita nyo dyan. Ayan. So, tapos mapansin nyo, may butas dito. Ewan ko para sa nyo. Ayan, iba, tsaka kagandaan nito guys, iba't iba yung kulay niya. So, aside sa ma-familiarize nyo yung mga letter, mapapamiliarize niya yung mga kulay. So, yan. Y. Aside sa letter, meron siya mga shape. Yan. Star. Actually, mura lang to guys. Pwede ko lagay yung link sa description box kung interested kayo. So, pag na-upload ko to, siguro mga after ilang days, saka ako may lalagay yung link kasi hanapin ko ulit. Yan. So, isunod natin guys ito. Actually, nakabili na kami ng ganito pero mas iba to kasi may mga shape siya. So, yan. So, buksan natin. Yan. So, bilog siya. Yan. Ang isang technique o isang tips para makabili kayo ng mga toy, kailangan, unang-una yung aalamin is kung safe ba yung binibili niyang toy. Wala bang matilos, wala bang nakakasugat. Kasi baka masugatan yung baby. So yan, mapapansin nyo may mga shape. So, gagawin natin ito. Tuturuan natin siya kung paano ilagay yung mga shape sa bawat butas. Tulad nito, yan. Mapapansin nyo, kailangan mag-guide nyo rin siyang ganyan. Marami siyang klaseng shape. So, nababa na natin. Pero abang tumatagal yung baby, mas mare-recognize niya yung bawat shape. Maganda dito sa bawat shape na to, may mga number. Kung kanina, mga letter at kwan. Ito, may number at the same time, may shape.
So yan. Kailangan bata pa lang, maturuan na natin siya kung paano gamitin to. Para habang tumatagal, makikita mo yung knowledge ng bata sa mga bagay-bagay na. Lalo na kapag nag-aaral siya, mas madali na niya makukuha yung mga. So yan. Yan na po guys yung one. So yung last nating ipapakita is yung puzzle. Ang puzzle naman nito ay merong mga letter. So meron din siyang, alam mo yun, pattern. So tingnan natin guys. Ito lang yung magiging mahirap sa part natin kasi minsan ikakalat lang yun. So maganda, maituro natin sa mga bata kung paano siya gamitin. So yan. Pero advice ko sa paggagamitin nyo to, make sure na kasama nyo yung bata kasi baka makain niya. Kasi may mga maliliit na part yan. Katulad nito. Yan o. So kung makikipaglaro kayo kay bebe, make sure na i-guide nyo siya. Kasi hindi mo siya pwedeng iwanan ng ganito. Dahil unang-una, hindi mo alam kinakagat na niya, kinakain na niya. Hindi katulad nito. Actually, medyo delikado rin natin. Pero sa ibang toy, advice ko, katulad nito, kailangan kasama mo siya habang ginagawa niya to para maiwasan yung makain or yung mga papel at yung mga maliliit na bagay. So, ito naman, medyo maliit din siya. So, kailangan mag-guide mo rin yung bata regarding dito. Yun yung mga tips, ha. Pero dito, pwede mo siya maiwanan habang naglalaro nito. Yun yung mga tips ko sa mga bibiling ng product na to. Konting ingat tayo kasi mga bata mahilig sumubo ng mga bagay-bagay na maliliit o kinakagat-kagat nila. So ito medyo malaki, medyo maliit siya, possible na malunon. Kaya mas maganda itong dalawang product na to, itong dalawang toys na to, may guidance ng parents. So ito, okay lang. Hindi pa naman masyadong, hindi naman masyadong delikado. So yun guys, sana may natutunan kayo and nakakuha kayo ng tips kung ano ba yung mga laruan na pwede nating ipakita sa anak natin o yung mga educational na toys na mas mahahasa pa yung karunungan nila, yung brain cells nila, yung brain, may malaman sila, lalo na mapamiliarize sila sa mga letters. Kasi hindi lang naman ito basta toy, kasi may mga letter siya at number at shape. Yun yung importante. Para kapag nag-schooling na sila, madaling nilang makukuha, maka-catch up yung mga pinag-aaralan. So, yun lang po. And sana patuloy nyo kaming suportahan. And maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Hindi namin inaasahan na abot kami sa 1,000, mahigit na. And yun. Tsaka, na-reach na rin natin yung requirements ni YouTube. So, ang layunin lang naman namin noon is to share para makatulong sa mga tao. And at the same time, habang lumalaki na yung baby namin, may mababalikan kami mga alaala. At the same time, makatulong kami sa iba at i-share namin yung mga iba pang mga tips na kumbaga yung journey namin. So yun. So yun lang po and sana stay safe kayo dyan. Bye po.